Hello, what's up mga Corp? Welcome back to my YouTube channel. So, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So, nandito ko ngayon mga Corp sa Philippine Arena. Sunday is bike day. Tayo naman ay Sunday is vlog day. Ayan. So, sa video ito mga Corp, ipapakita ko lang sa inyo. I-unbox lang natin ang pinadala sa akin ng Shenzhen Meilan Technology. Ang C1 Cadence Sensor. Ayan, speed or cadence sensor. And by the way mga Corp, this video is sponsored by Shenzhen Meilan Technology. So marami silang binibenta ang mga bike accessories kagaya ng Finder GPS, C5 heart rate monitor, C1 cadence and speed sensor, at QI. So sa video ito, ito ang ating gagapapakita mga Corp, ang C1 speed and cadence sensor. So sa mga previous video, napakita ko na sa inyo mga Corp yung QI at C5 heart rate. So ito yung pangatlong pinadala sa akin ni Ma'am Angela Yao ng Shenzhen Meilan Technology. So ano nga ba itong C1 speed and cadence sensor? Ang C1 speed cadence sensor ay pwedeng speed, pwede rin cadence, pero hindi pwede ng sabay. So mamimili ka lang kung cadence ang gagamitin mong sensor or speed sensor. Pero ako, ang gagamitin ko dito is speed sensor. Hindi naman tayo nangangarera, kaya hindi natin masyadong magagamit ang cadence. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano kaikabit at paano isetup ang speed at cadence. So sa pag-unboxing mga Corp, may makikita tayo, maliit na packaging lang naman. And then bubuksan natin. And then pagkabukas natin, syempre makikita nyo dyan yung dalawang o-ring. Isang maliit at isang malaki. So yung maliit na yan ay para yan sa crank arm at yung malaki ay para yan sa hub. So kung ang gagamitin mo ay cadence, syempre ang gagamitin mo is yung maliit na o-ring. At kung ang gagamitin mo ay speed, syempre ang gagamitin mo ay yung malaking o-ring na ilalagay mo sa hubs. Syempre ano mga features ng ating C1? Unang-una, Bluetooth 4.0 capable siya, kaya pwede nyo siyang i-connect sa inyong mga cellphone. So Android or iPhone. Pero tayo ang gagamitin natin is yung iPhone and plus dual mode technology. So pwede nyo siya ikabit, Garmin or etc. Pwede rin sa mga bike computer na may and plus na connectivity. So napakaganda, di ba? And syempre, pwede mo siyang gamitan ng baterya na CR2032. So, napakadaling maghanap ng baterya na yon. So, sa mga relos at sa mga computer, meron tayo noon. Waterproof na rin siya mga Corp. So, pwede na itong mabasa. And auto-on, auto-off ang ating sensor. So, pag umikot to ng isang rotation, mag-auto-on. And then, kapag hindi siya umikot ng 5 minutes, saka siya mamamatay. Ayan. So, tara. Pakita ko sa inyo kung paano ikabit ang ating C1 speed and cadence sensor. So syempre unang-una kailangan natin buksan yung likod niya kasi nasa likod yung kanyang battery. Ayan, so may makikita kayong rubber padding sa likod. Yung rubber padding para ito maikabit sa crank arm o kaya sa hubs para hindi siya gumalaw-gulaw. Ang gagawin nyo, tatanggalin nyo lang yung rubber padding sa likod. Then makikita nyo na dyan yung battery cover. So yung battery cover, napakadali lang buksan ito mga Corp, hindi mo kailangan ng piso. Meron yan nakalagay, o lock and unlock. So itutulak mo lang siya papunta sa lock or unlock. Then pagkabukas mo, makikita mo na dyan yung baterya na merong plastic na insulator. So tatanggalin mo lang yung plastic insulator, then ibabalik mo lang yung baterya, then balik mo ngayon yung battery cover. So sa battery cover, itutok mo lang siya sa unlock and then push mo kasi may rubber o-ring yan para sa pagiging waterproof. And then, pihitin mo lang siya papunta sa lock. So ganun lang siya kadali. And then after nun, ibalik mo lang yung rubber padding sa likod and then good to go ka na. Pwede mo na ito ilagay sa crank arm o kaya sa hubs. So una natin mga Corp, ilagay natin to sa crank arm. So napakadali, kunin lang natin yung pinakamaliit na o-ring. Ayan, lagay nyo lang sa isang side.
And then, lagay nyo sa likod ng crank arm yung ating sensor. So, may padding yan, may rubber padding. And then, paikutin nyo lang yung ating o-ring papunta sa kabilang lock ng ating sensor. So, sa ganun kadali. Di ba? And then, next, yung ating namang hubs. Sa hubs naman natin ilalagay. So, kunin nyo lang yung pinakamalaking o-ring. Then, kabit nyo lang sa isang side ng sensor. Then, ilagay nyo lang sa loob or sa hubs ninyo. Then, ipapaikot natin ang ating rubber o-ring. And then, boom! Ganun, kadali. Ayan. So, sabi sa akin, mga kerb, mas accurate daw speed sensor ito kasi hindi na siya ginagamitan ng magnet. Ayan. So, yung magnet daw kasi may tendency na gumalaw. So, ito kasi nasa hubs na. So, ito na lang yung magiging sensor mo. Mas accurate daw itong C1 speed and cadence sensor. Ayan. So, punta ngayon tayo sa cellphone, mga kerb, para ma-detect natin, ma-testing natin itong C1 speed and cadence sensor. So, ayan mga kerb, i-connect na natin yung ating C1 speed and cadence sensor sa ating phone. So, una natin ipapakita ay yung cadence. So, ayan, ikabit ko na yung ating sensor sa ating crank arm. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Mailan application. Ayan, so napaka-friendly ng ating Mailan application. Pindot ka lang ng pindot. Auto-connect na yung mga kerb. Ayan, so punta ka ngayon sa ating setting. Add sensor. So, ngayon makikita mo dyan yung ating cadence. Mailan CAD. So, pindutin mo lang yan and then confirm. Hintayin lang natin ma-connect. And then, ayan, connected na tayo. So, pwede na tayong mag-start. So, ayan ang atin. So, papaikutin lang natin. So, ayan na siya. So, ayan na yung ating cadence. Okay, so meron tayong 78 RPM. So, napakaganda nito mga kerb. Uy, munting na mahulig ating cellphone. Ayan, di ba? Oo. So, bilisan natin. Malolobat na tayo. Oo, di ba? So, punta ngayon tayo sa speed. So, ayan mga kerb, para mailipat natin sa speed sensor ang ating C1, meron niyang button sa likod. So, pipindutin nyo lang to, iilaw tong S ng green. Kasi kapag C, kulay puti ang ilaw niya. So, pindutin lang natin. Ayan. So, umilaw na yung S niya, mga kerb. So, nakita niyo. So, ibig sabihin, naka-speed sensor na tayo. Pakita ko sa inyo yung cadence sensor. So, ayan yung kulay puti. Yan yung cadence sensor. So, since sa speed tayo, so ibabalik ko sa speed. Ayan. Speed sensor na tayo. So, ayan mga kerb, connect na natin ang ating C1 sa ating phone para monitor natin ang ating speed. So, unang-una, syempre, kailangan buksan natin ang Mailan. Ayan. So, huwag nyo nang pansinin yung internet. Punta tayo ng workout. Syempre, dito tayo sa setting and add sensor. Hintayin lang natin. Ayan, Mailan speed. So, SPD naman ang lalabas. Kanina is cadence. Pindutin lang natin speed. And confirm. And then, boom! So, napakadali mga kerb, di ba? So, magpapalit lang tayo ng ating gulong. So, lagay natin 29 inches. Kasi naka-29er tayo. Ayan. Then, okay na tayo. Then, check natin kung iikot ang ating speed sensor. Ayan na. Nagkakaroon na tayo ng speed mga kerb. Iisa lang kasi kami natin kaya hindi natin mapidal. Ayan. So gumagana na siya mga kerb. So ayan, testing natin na mga kerb ha. Bilisan natin. So, bilisan pa natin. So, ayan na. Bumibilis na mga kerb. Tumataas na ating speed. Okay. So, okay na okay mga kerb. Ang ganda nito. Promise, oh. Diba? Oh.
So ayan mga carp, ang ating video ng ating C1 speed and cadence sensor, syempre by Meylan Shenzhen Technology. So ilalagay ko na lang sa description mga carp kung saan kayo pwedeng makabili ng napakagandang speed and cadence sensor. Syempre gawa yan ng Meylan, ang C1 cadence and speed sensor sa ating description. Ayan. So may contact number ilalagay at link kung saan din pwede kayong bumili. So hanggang dito na lang mga carp. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. So sa susunod na video mga carp, yung main event ang ating bibidyohan, yung ating finder, GPS. So pwede natin i-connecta lahat ng ating mga naunang binuksan, kagaya ng Cute Eye, C5 heart rate at C1 speed sensor. So doon yung pinaka main computer. Ayan. Pero syempre pwede rin siyang i-connect sa ating phone, 'di ba? So kagaya ng mga naipakita ko sa inyo sa mga previous video. So hanggang dito na lang mga carp. Maraming salamat sa panonood. Road to 15,000 tayo. Konti na lang mga carp. Ayan. Pindot na subscribe button. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video. Bye-bye.